Kung gusto nyo ma-experience ang iba't ibang tourist destinations gaya ng Eiffel Tower, Leaning Tower of Pisa, Statue of Liberty, Merlion at marami pang iba nang hindi lumalabas sa Pilipinas, pumunta kayo dito sa Sikatunas Mirror of the World. Sa pinakabungad, kailangan nyo muna magbayad ng environmental fee na 20 pesos per person. May ibibigay sa inyo na parang stub tapos ipapakita nyo yun dito kay ate at magsusulat kayo ng pangalan nyo. Bago kayo makapasok, kailangan nyo muna bumili ng ticket. Yung rates nila depende kung umaga or gabi kayo pupunta. Pag umaga, 150, pag gabi naman, 170. Yung bata, 50 pesos. Plus 100 para sa isang souvenir photo, ipapakita ko sa inyo mamaya. Sa pinaka-entrance, ipapakita nyo lang yung ticket nyo para makapasok kayo. Sa pagkakaalam ko, hindi pa daw tapos ang buong lugar na to dahil marami pang areas na ginagawa pa lang. Una naming pinuntahan, itong Eiffel Tower na sikat na tourist destination sa Paris, France. Sunod naming pinuntahan ay itong Leaning Tower of Pisa na matatagpuan naman sa Italy. Ito palang mga to ay mga replica lamang kaya huwag kayong mag-e-expect na life-size sila. Pero in fairness, ang ganda talaga ng pagkakagawa, halos pareho yung itsura sa mga makikita mo sa mga pictures. Dito sa bandang area ng Merlion, may nakita kaming fish pond at pwede mong pakainin yung mga isda. Maglalagay ka lang ng 20 dito sa box tapos pwede ka nang kumuha ng pagkain ng isda. Tinanong namin si Gray kung gusto niya bang pakainin yung mga isda at game naman siya. Napakadaming ang isda dito at ang lalaki pa, lagi siguro sila pinapakain ng mga turista. Nagpatuloy kami sa paglilibot dahil wala pa sa kalahati yung mga napuntahan namin. Pag akyat nyo sa taas, makikita nyo ang kabuuan nito Mirror of the World. Para sa akin, medyo namahalan lang ako sa entrance fee nila. Siguro dahil wala ka namang ibang pwedeng gawin dito kundi maglakad, magpicture or magvideo. Tapos medyo kokonti pa lang yung mga nandito dahil hindi pa nga daw tapos gawin itong buong Mirror of the World. Siguro kapag tapos na tong gawin, tapos mas marami na kayo pwedeng pagpicturean dito at same pa rin yung rate nila, siguro sulit na. Meron pala maliit na playground dito at si Gray hindi niya pinalampas. Medyo nainip kasi siya na puro picture at video lang yung ginagawa namin kaya ayan pinagbigyan namin, pinagslide namin siya dyan. At sobrang na-enjoy niya nga dyan nung sabi namin na uuwi na kami, ayaw pa niyang umalis. Meron pala silang photographer dito at sa kanya kayo magpapapicture para dun sa souvenir photo na binanggit ko kanina. Hintay lang kayo ng ilang minutes tapos makukuha nyo na yung picture nyo. Pagkatapos niyan, lumabas na rin kami dahil nagugutom na kami. Wala kaming makita ng mga kainan kaya dito na lang kami pumunta sa bilihan ng mga pasalubong. Tapos pagkatapos namin bumili, umuwi na rin naman kami. Tulog pa si Gray pero umalis na kami kasi kailangan na namin ihatid si Daddy Gerald sa airport. Magkakasabay sana kaming pabalik sa Manila ngayon pero kailangan muna namin magpaiwan kaya mauuna na lang si Daddy Gerald na umuwi. Sayang nga kasi hindi nagamit yung ticket namin ni Gray at kailangan pa namin mag-book ulit ng panibagong flight. Pero ganun talaga, meron pa kasi kaming kailangan asikasuhin dito. Hindi na kasi pwedeng mag-extend si Daddy Gerald ng leave kaya kailangan muna namin maghiwalay ng ilang araw. Nung pabalik na kami, nagutom na si Gray. Buti na lang meron kaming nadaanan na bakery. First time niya makabili sa bakery at siya talaga pumili kung anong bibilihin niya. And in fairness naman, nagustuhan niya yung binili niya. Mahilig kasi talaga siya sa mga tinapay, cookies, cake, mga ganyan. Pumunta nga din pala kami sa isang viewing point ng Chocolate Hills dito. Sayang nga at hindi namin kasama si Daddy Gerald. Medyo biglaan din kasi to, sumama lang kami dun sa mga pinsan namin. Tas nilibre lang kasi kami dito. Salamat, Auntie Juvie. Hindi pala pwedeng umakyat yung mga sasakyan sa taas, pero meron naman silang provided na shuttle na maghahatid sa inyo dun. Medyo malayo pa kasi yung viewing deck at mataas din siya, so hindi nyo kakayanin kung maglalakad lang kayo papunta dun. Pagdating nyo kasi dun, meron pa kayong aakyatan na ganyan kataas para makita nyo yung mga Chocolate Hills. Si Gray sa sobrang excited umakyat, ayaw niyang magpakarga, gusto niya siya mismo yung maglalakad. Sa mga nakapunta na dito, alam nyo ba kung ilang steps paakyat to? Si mama napagod na, buti na lang merong area dito kung saan pwede ka magpahinga saglit. Si Gray naman tinitingnan pa si Papsi niya kung kaya niya pa ba. Ang tibay ng batang to, parang ako yung napapagod para sa kanya. Pero maya maya lang, ayan na, nagpakarga na siya sa tito niya. Kung balak nyo pala magpalipad ng drone dito, bawal magpalipad from 8 AM onwards. Yung Chocolate Hills na nakikita nyo sa mga pictures, dito makikita nyo ng personal at malapitan. Meron din palang telescope dito kung saan pwede nyo makita ng mas malapit yung mga Chocolate Hills. Pwede kayo dito magpicture, magvideo at enjoyin yung view. Diba nakaka-amaze na makita nyo ng personal ang isa sa mga natural wonders ng Pilipinas? Nagsimula na umulan kaya bumaba na din kami agad. Tapos naghintay lang kami ng available na shuttle na maghahatid din sa amin pababa. Kung gusto nyo rin pumunta dito, ito yung rates nila. 100 sa adult at 50 sa bata. Tapos kapag resident kayo ng Bohol, may 50% na discount. Malaki naman yung parking space nila at wala masyadong tao nung pumunta kami dahil weekday niyan. Meron din ditong bilihan ng mga souvenir at mga pasalubong. Merong mga damit, ref magnet, bags, accessories at marami pang iba.